You know why? Because there were speculations that you were leaving that journey. And also because some people were saying na para bagang nababawasan na ang yung panahon with your family. Ano ba talaga ang is it a difficult balancing act? Hindi naman. Actually, nahirapan ako nung first year ng tour ko with the band, 2008. Pero after that, unti-unti naka-adjust na rin ng family ko, especially my wife. Kasi lagi kami magkasama before nangyari yung journey. Tapos bigla, nahiwalay ako sa kanya ng matagal for 6 months. So medyo hurtful sa kanya, tsaka sa akin din. Namimiss ko sila masyado, especially my wife. So, ito ngayon, okay na kami. Naka-adjust na. But there was never a time that you wanted to leave journey because... Hindi naman. More of a time na sa sobrang pagod ko sa tour kasi ibang klase ng pressure yung nararamdaman mo pag nag-show ka in front of 20,000 people almost every other night or every night. Parang gusto ko magkaroon ng very long break kasi nga para matanggal yung talagang super stress na nararamdaman ko inside. Okay. You got involved in a very small controversy actually. Mm-hmm. Dahil I think Steve Perry came back for a show with the Eels, kung hindi ako nakakamali. Yes, yes. And then you had a conversation with a lady on Twitter, mm-hmm. and then you're quoted to have said that nakakamiss ang boses niya, yes. and that he can actually take his position. Ano ang konteksto ng pag-uusap na ito? That's actually true. I think kompleto ko doon sa sinabi mo sa akin. Kung ano man yung sinabi mo, yun din yung exacto sinabi ko sa lady na no, yun. As a person, as a fan, you miss his voice. Yes, and that he can actually go back to his post. I think it's a tremendous loss yung pagkawala niya sa showbiz . A lot of his fans really miss mm-hmm. him, yung boses niya. Kaya I said that to the pero may lady. Mga tao na iba ang dating. Na yes. Sabi nila, ang konteksto ba yan? Si Arnel ba? Is that out of respect? Or napipikon ba dito si Arnel? Siguro sa katatanong ng mga tao. No. I would be very, very happy kung babalik talaga siya sa band. And ako, tatabi ako. Kasi that's his rightful place . But of course, he also issued a statement that he is not going back. Yes, okay? I got that message. Okay, but you haven't had a chance to talk to each other. Di pa nga, sana nga makausap ko siya minsan, makadaw pang palad ko at makuha ko naman ang kanyang autograph. Okay, in an interview, you were also quoted to have said that in 2016, it is possible na baka magpahinga, magkaroon ng mahabang hiatus ang the journey. Ito ba'y totoo? Yes, kasi yung gagawin 2016 namin, ito na yung world tour namin. We'll go to Europe, pumunta kami dito sa Asia, and then a lot of shows in America and so Canada. Kung ngayong taon you had 59 shows, next year you are scheduled to do how many shows? Next year we're scheduled to do 39 shows, and then on 2016 siguro mga 70 shows. Wow. Diba? How rich are you? I think rich enough para to secure the makapag-relax na and to para ma-secure yung education ng mga kids. Alam niyo